ay ma-feature yung kanyang katuruan sa bawat isa. Yun po kasi ang gusto ng ating Panginoon. Natatandaan ko nung ako'y bata pa, I was 8 years old when me at saka yung aking tatay, tatlo po kami magkakapatid, ang ate ko, yung aming bunso, at tapo, panggitna ho kasi ako. Nagkasakit po ang nanay ko at kami po'y nasa talaw nga nung araw sa Cavinte, Laguna. Doon ako nag-aral, actually, doon ako nag-graduate ng elementary sa Talawangan Elementary School. At sa ngayon naman ay ang tawag doon ay Kanluran. My mother, when she was sick, nag-ask ng tulong sa aking sa aking tatay noon. At ang sabi niya, gusto kong makatikim ng karning baka dahil napakahirap doon sa aming lugar ang karne na yon. So sa amin po nung araw, isang beses lang ang biyahe ng sasakyan. Nung araw po natatandaan ko, BLTB pa noon. Isang beses, kukuha ka ng amin, sasakay ka sa umaga and then babalik yan ng hapon. Pag naiwanan ka, hindi ka na po pwedeng, maglalakad ka talaga going up at napakalayo mo. From Santa Cruz, going to, lalampas po ng Kaliraya, yun eh. Diyan sa may Lumban, Laguna, paakyat po yon. So maglalakad ka. So bumili ang tatay ko, magkasama kami sa Santa Cruz. Pero hindi pa kami nakaka-uwi dahil hindi pa biyahe ng aming bus. Nabalita na namin that my mother died. Hindi na ho nakaabot yung ipinabibili niyang meat. At ako'y iniwanan na ng tatay ko. At ang nangyari diyan, hindi na rin ako nakasakay ng BLTB. Naglakad na lang ako mula doon sa Lumban, Laguna, paakyat doon sa Kaliraya, going to our place. Napakahabang lakad rin. Pero as if na wala akong naramdamang pagod dahil nabalitaan ko na yun nga, wala na ang nanay ko. Gaano kasakit pag naramdaman mong mayroong karamdaman at talagang malupa ang iyong mahal sa buhay? Anong gagawin mo? Dito sa ating pag-aaral ngayon ay ating bubuksan yung ating Biblia sa chapter 8 of the book of Matthew. We'll be reading verses 14 to 17. At gaya ng ating ginagawa, tayo po ay tatayo. At ito ay aking babasahin dun sa bagong salin. Ito ay mabuting balita, Biblia. Chapter 8, verses 14 to 17. Ito ang sinasabi ng Biblia. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon ay nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat ito. Pagkatapos ay bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binatan niya ang ating mga karamdaman. Pagpalainawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father, we would like to thank you for this particular passage that we are to consider ngayong umaga. Tulungan mo ang iyong lingkod. Alam namin na kailangan po namin, Panginoon, ang iyong karunungan coming from the illumination of your Holy Spirit that we may understand ang iyong salita. At tulungan mo, Panginoon, na hindi lamang ito maintindihan namin kung hindi magkaroon kami ng lakas upang ito ma-apply na namin sa aming mga personal na pamumuhay. I would like to pray, Father, na bigyan mo ng ang bawat isa sa amin ng kakayahang ito ay aming mailapat sa aming mga buhay at magkaroon kami ng kagalakang maging bahagi ito ng aming buhay. In Jesus' name, amen. Amen. The message I would like to share with you this morning is entitled, Christ Heals Our Loved Ones. Ang Panginoon ay nagpapagaling ng ating mga mahal sa buhay.
By the way, sa aking personal na pag-aaral ng Biblia at habang pinag-aaralan natin ang Book of Matthew, ay gusto kong ipaalam sa bawat isa sa inyo na doon po sa Chapter 5, ito'y Sermon on the Mount, ay napag-usapan natin yung philosophy of the people in the Kingdom of God. Blessed, mga philosophy. Pangalawa ay ipinakita niya yung people of the kingdom. Kaya sila ay dapat mapagmahal, sila ay dapat nagbibigayan, sila ay dapat hindi naghahatulan. Yun yung mga ilang description. Ito, sa mga yugto na ito, sa nagsimula sa chapter 8, ito po naman ay the power of the kingdom of God. So nakakatatlo na po tayo, ito'y pantatlo na nating pinag-aaralan, yung ating yugto sa Matthew chapter ito po sa chapter 8 na. Kaya pag-usapan po natin ito. Dito po sa ating pag-aaral, ang tanong ay ganito. When sin entered in this world, ang tanong ay meron ba itong epekto sa buhay ng mga tao? Opo, dahil sabi ng Biblia, walang pagsalang mamamatay ka. Sabi ng Panginoon kina Adan at saka Eva, ito po ay epekto at direct effect ito ng pagkakasala ng tao, the fall of man. So sickness, sadness, suffering and death, these are all consequences of sin. We know that Jesus came to take away our sins. But what about the consequences of our sins? Did Jesus Christ came to take all those things away too? The good news is that ang masasabi ko, emphatically, I can say, yes, Jesus came to free us from sin and consequences of it. Today, we are going to look at one particular consequences of sin that affects the world. At yung terrible, at ito po, ako'y naniniwala ng maybe, ito rin pong pandemic nito, could be. Whether it be man-made or whether it be kung ano paman, ako'y naniniwala ng God permitted this thing to happen upang ipakita sa atin the sin-sick world at yung tinatawag nating depravity of man. At tayo naniniwala that do sa Matthew chapter 8 verse 17 says that Jesus took up our infirmities and carried our diseases. So, exactly, anong ibig sabihin nito? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang case po nito ay yung Christ heals Peter's mother-in-law. So, hindi po totoo na walang asawa si Pedro. Makikita natin dito na mayroon siyang biyanan. Magkakaroon ba naman siya ng biyanan kung wala siyang asawa? So, isa sa mga requirements, of course, na naglilingkod sa ating Panginoon, nakikita natin sa 1 Timothy chapter 3, na kailangan siya ay maging mahusay na ama o di kaya ay tagapanguna ng sambahayan. At ang sinasabi ron, si Jesus Christ ay nag-heal ng mother-in-law ni Peter. Ang sabi niya, when Jesus came to Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. He touched the hand, hinipo siya ng kamay ng ating Panginoong Kristo, and immediately, yung fever left her. And she got up, began to wait at ang sabi po doon ay naglingkod sa ating Panginoon. Ito po'y makikita natin na yugto ng again another demonstration of the power of Jesus Christ in the kingdom. This is another amazing miracle of Jesus Christ. Peter's mother-in-law is suffering from fever, but when Jesus touches, hinipo lang niya yung kamay, the fever completely leaves her. She is restored in her full strength, and there are no remnants of weakness left. And he immediately gets up and begin to wait on him. Ibig sabihin po doon, implication is naglingkod. Una, makita natin under that is that he cares for the individual and also the outsiders. Tingnan nyo, makikita natin na hindi naman kasama sa team ni Jesus Christ yung mother-in-law. Pero, nang makita niya, ang Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Jesucristo yung nanay ni mother-in-law nitong si Peter, na makita niyo doon, nagmalasakit siya. Si Jesus Christ ay hindi lang pala kagaya ng masasabi natin, yung ibang mga politiko, hindi yan pumupunta pag iisa lang. Kailangang marami.
Tatandaan ko nung kami nagkakaroon ng anong tawag yan, anniversary. May isang naimbitahan tayong ano na politiko. I will not say anymore yung kanyang pangalan, baka po lumakas pa. And then ang sinabi, nagpapunta doon sa amin at kinausap ako, mga ilan ho ang pupunta raw, sabi ni ayoko nang gamitin ano. Sabi niya, sabi ko eh baka siguro baka mga about mga 6 to 700 or 800. Ganun po ba? Later on nang sinabi ko na siyempre may ganun pa mga kakilala kasi afternoon namin ginawa yung aming anniversary. Saka pa lang siya pumunta ng marami. Pero nang siya'y inaanyayahan pagkakaunti, hindi ho siya pumupunta. Ang Panginoong Kristo, He is interested whether it be individual or marami. Ang Panginoon ay andon because ako'y naniniwala, He is interested in each of our life. Ganon po ang ating Panginoon. Ganyan kaganda ang ginagamit ng ating ng talata upang ipakita sa atin that He cares for individual. Yung Jesus' healing of the mother-in-law reminds us that Jesus cares even for the outsider. Hindi naman siya kasama sa team. Hindi nga nabanggit na siya ay mananampalataya. Pero ang makikita natin, may malasakit po ang ating Panginoon. This is an important story of the gospel writer. Alam niyo kung bakit? Kasi ito'y sinulat ni Matthew, Mark, and Luke. Ang tawag po natin doon ay ano, synoptic gospel. Matthew chapter 8 verses 14 to 15, Mark chapter 1 verses 20 to 31, Luke chapter 4 verses 38 and 39. At sinasabi natin, well, ay bakit naman ganon? Ba't naman bibigyan, iha-hype yan? Ay samantalang fever lang naman yan. Pero tingnan nyo, when we think of it, sasabihin lang ng iba na it's just a headache, but fever during that time meant still serious illness yan. At ito po ay dangerous, ito po ay nakamamatay. And as usual, the different gospel writers emphasized the different parts of what is happening sa buhay ni Jesus Christ because He was really interested in sharing with us kung ano yung concern or agenda ng Panginoon sa kanyang kingdom. Tingnan nyo, dito ay bakit napakahalaga. Tingnan mo, si Luke ay sinasabi na Jesus rebuked the fever. Pero sinabi ni Matthew na kanyang hinawakan, He touched her hand and then the fever left. It is a beautiful detail. Alam kong bakit? Kasi hindi naman doktor si Matthew eh. So, ang binigyan ng emphasis ni Luke ay yung sabi, binanggit lang ano, ang sabi ng Biblia ay the Gospel of Luke, ang sabi, he even sinabi lang na okay, sinabihan ng ni Jesus Christ yung kanyang biyanan na umalis yung fever, ay umalis nga. So makikita natin, ang sinabi doon na hindi lang sinabihan, he rebuked the fever. Ang tanong ay, yung bang dalawa magkaiba? Hindi ho. Marahil tayo naniniwala na habang hinahawakan ni Jesus Christ, yung kamay nung biyanan ni Peter, ay doon naganap yung rebuking. Kaya immediately, ay nawala. So makikita natin na napakahalaga, it's a beautiful detail. But it also ties with Matthew's larger theme. Ang kanyang theme kasi, yung sinabi niya, Jesus touch here prepares doon sa verse 17 which talks about Jesus Christ carrying our diseases. Yun po yung sinabi sa verse 17. Kanyang dinala yung ating mga infirmities, yun yung sinasabi. And therefore, si Jesus Christ, pag siya'y nagmi-ministeryo, mayroon po siyang tinatawag na personal touch. Mahalaga ang maintindihan natin na ang Panginoon ay concerned about us. Hindi ko alam, hindi marahil biyanan yung iyong concern ngayon. Marahil sarili mo. Marahil ay mahal mo sa buhay o malayo sa buhay mo ngayon dahil siya ay nasa ibang lugar. Pero just the same, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Pwede kang manalangin at pwede mo siyang
ipetition, pwede kang magkaroon ng intercession upang ang Panginoon ay magpagaling. Makita natin kung gaano kaimportante yung ginawa. Pangalawa, He completely saved us to serve. Matapos na gumaling yung biyanan ni Pedro, ang sabi ng Biblia, si Garap and began to wait on him. Notice the order of what happens dito. She did not serve Jesus Christ first and then receive the healing. Hindi ho ganun. Jesus healed her first and then she served him. Yun ang ibig sabihin, hindi ang Panginoon para nag-i-imply na, teka, gumawa ka na muna ng mabuti bago ita ililigtas. Hindi ganun. Iniligtas muna niya tayo bago tayo makagagawa ng mabuti. At yun po yung nakalagay sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Especially yung verse 10, ang sinabi ay ganito. For by grace you have been saved through faith. This is not your own doing. This is the gift of God. Not because of work, lest any man should boast. But in verse 10, goes on saying na, For we are God's workmanship, created in Jesus Christ to do good works, which God prepares in advance for us to do. We are saved by faith alone. Wala hong works doon, no works. But we are saved in order that we may do good works that God has already prepared to us. And Jesus saved us that we might serve. We are saved to serve. Yun po ang importante. And by the way, makikita natin yung kagandahan dito na sinabing ang mga Barabbas po forbade women from serving men sa kanilang paniniwala. Hindi ho dapat, lest they become accustomed of being around them. Pero huwag niyong kalimutan na si Jesus Christ sa Luke chapter 8 verses 1 to 3, ang mga tagapaglingkod na kasama niya sa kanyang team, mga babae. Pero ipinagbabawal yan ng mga rabay. Sa Biblia, hindi ho ganon. Pinahintulot ng Panginoon. So ladies, meron po kayong role sa Kingdom of God. Pwede po kayong maglingkod sa Kanya at huwag nating ipagdamot yung ating paglilingkod sa Kanya. So this is a very meaningful miracle recorded by Matthew at nung dalawa pang Gospels. It may seem like a small miracle, but it teaches us two very important truths. Number one, that Jesus cares for the individual and the outsider. So, Jesus Christ also saves or heals that we may serve. Napaka-importante nung dalawang ganon. Siya nga pala, kung nagsasabing ikaw ay ligtas, tapos ay hindi ka naglilingkod, may problema. At kung ikaw naman ay naglilingkod para maligtas ka, may problema din. Hindi ho ganun ang order. Let's go to the second one. Christ heals many. Doon po sa verse 16, ay makikita natin na when the evening came, many who were demon-possessed were brought to him and he drove out the spirits with the word and healed all the sick. Makita natin yun sa verse 16. So, tingnan natin, his divine healing power is unlimited. Huwag nating kalimutan, ang Panginoon po natin ay mayroong unlimited power for healing. Hindi po yan, hindi yan limitado, yung pong kanyang kakayahan. Pero kalimitan, ito'y napiprevent dahil sa kondisyon ng taong kanyang pagagalingin. In fact, sa chapter 6 of the book of Mark, kung inyong titingnan, ang Panginoon ay hindi nakagawa ng maraming miracles doon. Alam niyo kung bakit? Dahil sila ay mayroong sinasabi ng Panginoon because of their unbelief. So, ipinakikita ng Panginoon ang importansya ng role ng pananampalataya. Yung unlimited nature of Jesus Christ authority ay pinakikita rito. He drives out the spirits just sa pagitan ng salita. The healing power of Jesus Christ ay totoo pa rin hanggang ngayon. At ako naniniwala, in my ministry of about 47 years, hindi lang iilan. Just to give you a very important example. Sa aking Bible study, nung ako'y nasa Landayan pa, San Pedro, I didn't know na mayroong lalaki pala na umaattend doon nakikinig ng Bible study ko.
at naglilid ako ng Bible study doon sa baba. At to make the long story short, patapos na ako noon. Tapos ang maya-maya may isang lalaki na bumaba at naninilaw yung kanyang balat, pati yung kanyang ngipin nga ay medyo naninilaw na rin eh. Pati yung kanyang mata ay naninilaw. At nagsabi siya, he confessed na sinasabi niya na nagpapaalam na siya. In fact, sa gabi natulog yung kanyang misis. Hinihipo na lang niya at kanyang parang sinusuklay sa magitan ng kanyang mga kamay yung buhok ng kanyang misis. At ang sabi niya, tumutulo nga yung kanyang luha habang ginagawa niya yun. At naramdaman na lang ng misis niya na ganon. Ang reason is because ayon sa kanya, sabi raw ng doktor ay mga 6 months na lamang ang kanyang itatagal sa mundo. So, nagpapaalam siya, wala silang anak, and so on and so forth. So, sa madalit sabi, hindi pa sila masyadong tatagal ang mag-asawa. So, gaano ka sakit sa isang mister yung iiwanan yung kanyang misis na wala pang anak, bago pa lang silang kasal, pagkatapos gano'n na. So, ang ginawa ko muna, hindi ko sinabing gumaling ka muna, hindi. Sabi ko, importante ang pananampalataya. So, pinatanggap ko muna siya sa Panginoon at pagtanggap niya sa Panginoon, ito literally nangyari. Pagkatanggap niya sa Panginoon, hiniling ko na siya mismo ang manalangin na siya'y pagalingin. And I pray, akin pong inassert yung kanyang prayer. Maya-maya nakita ko mula sa noo hanggang pababa ay makita ko yung kanyang paninilaw. Nagsisimulang namumula na yung kanyang muka, yung kanyang bahagi ng katawan. At napuna ko na siya ay gumaling. Alam niyo yung taong sinasabing 6 months na lang itatagal. Nagpastor pa yun eh. Nagkaanak pa. So, nag-aral po siya sa ating maliit na Bible school at ginamit po talaga siya ng ating Panginoon. Kapatid, hanggang ngayon may kapangyarihan pa rin ang Panginoon na magpagaling. Ito po hindi si Pastor Eloy, kaya nga po hindi po tanyag si Pastor Eloy eh. Tatandaan ko noon ako'y nagtuturo sa Tanawan Bible Church. May isa akong kaeskwela doon na ang asawa niya ay nag-attend din, of course, amen, yung mister niya ang kaeskwela ko sa Phoebus. Sinabi kong graduate ako ng Phoebus, sabi niya, parang hindi ko kayo narinig. Eh, totoo, hindi ho talaga tanyag si Pastor Eloy. Dahil ang itinatanyag ko ay ang ating Panginoon. Maski sa aking ministeryo, I never, never na itinataas yung pangalan natin. Dahil kaya po lamang tayo nakapaglilingkod sa Panginoon. Alin niyo kung bakit? Biyaya lang ng Panginoon. At nothing is to be boasting. Hindi ho dapat nating ipagmayabang. We cannot boast something that is not ours. Ang Panginoon lang po. At kung may ipagmamayabang tayo, ay ang Panginoon lang. Hindi ho. The divine power of the Lord is unlimited. Even right now. Ngayon, titingnan natin yung divine healing power is unlimited. Tingnan natin yung kasunod. The difference between illness and evil spirit. Tandaan ko nung ako'y narito ako sa Block 8, kami ng pamilya ko. Pinatago ako ng isa sa mga umaattend sa church natin at sinabing, Pastor, mukhang may inaalihan ng demonyo doon. Ewan ko ba naman dito sa San Lorenzo, no? Pagka mayroong inaalihan ng demonyo, si Pastor Eloy ang pinatatawag. Sa 1C, yan sa May 1, and so on and so forth. Pinatawag ako at pagkatapos ay tinanong ko, o sige, pero hindi ako sumasama kaagad. Nagpipray ako dahil inaalam ko kung the Lord wanted me to go. So pagpunta ko roon, to make the long story short, isa sa mga nakikita ko po, hindi po yung ano, kailangan alamin kung whether yan ay sa may demonyo nga o di kaya ay talagang sakit lamang o dili naman kaya kung ano paman. Nung kinakausap ko, tandaan niyo no, pagka may evil spirit yan, pag ang pinag-uusapan niyo tungkol sa Panginoon, sa kaligtasan, sa Biblia, magre-react ho yan. Pero pag yan ay may sira ulo, ay kahit sabihin mo si Kristo, iba po ang kanyang ano, iba ang kanyang salita. At yan ay titingin lang sa iyo at tapos tatawa-tawa lang yan. So sabi ko, hindi si Pastor Eloy ang dapat tinatawag. Dapat dinadala sa mental hospital yan. Kasi sa totoo lang, yun po ang kanyang lugar. Hindi lugar ni Pastor Eloy yon. Now, we can distinguish it. Ang sinasabi ho ng Biblia,
Notice na si Matthew distinguishes those who are ill from those who are demon-possessed. And he distinguishes physical suffering from spiritual suffering. The difference between them is that illness and the evil spirit ay malaking kaiba dahil pinag-iba ng Biblia. Now, ano po yung kaibahan? That demonic possession can be sometimes present as illness. Ano? Pwedeng yung tao ay may sakit dahil doon sa evil spirit. Pero, hindi naman lahat ng illnesses o di kaya sicknesses ay dahil sa evil spirit. So, tatandaan ko, meron daw isang nagpray at yung ipinagpipray niya ay mayroong sipon. At ang sabi nung nagpipray, in Jesus name, lumayas ka. Yan. Ang sabi, I appreciate the prayer at yung concern niya. But sometimes, ang sipon ay sipon. Hindi dahil sa demonyo. Kung hindi dahil sa germs na nakuha niya sa kanyang paligid. So sometimes, fever is just fever. We shouldn't be looking for the demons in every bush and every approach natin, every illness na parang sasabihin natin, demonic in origin. Sinabi ng Biblia, Jesus drove out the spirit with the word and healed all. Malaki ho ang kaibahan. There is a difference between illness and evil spirit. Now, let's go to the third one. Jesus heals more in fulfillment of prophecy. Kaya pala si Kristo, ayon kay Mateo, ay nagpapagaling. Ayan po ay dahil sa fulfillment ng Isaiah. Makita po natin na it is really a fulfillment coming from the prophecy. Doon sa talatang 17 ay sinasabi na this was to fulfill what was spoken of or through prophet Isaiah. Ang sabi niya, he took up all infirmities and carried our diseases. Yun po ang sinabi. This is a very important verse about healing. And it is often misunderstood. And so, we will take siguro kaunting panahon para ating intindihin ang sinasabi ng Biblia. Una, healing is a sign of God's kingdom. Yun po ang una. Healing is a sign of God's kingdom. Sinasabi po na kung ito'y sinyales o tanda ng paghahari ng Diyos, hindi gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay sakitin. Kamadali sabi, the Old Testament prophecies look forward to the coming of the Messiah who would bring the kingdom of God. One of the signs of the kingdom of God would be miraculous healings. And the Old Testament prophecies that would bring healing ay sinasabi niya, in fact, yun ang sinasabi dun sa chapter 4 verse 23. Jesus went through Galilee teaching in the synagogue, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among people. Matthew 4:23. Jesus is king and he is the king. So when Jesus came, the kingdom came with him, kasama niya. And Jesus preached the good news of the kingdom and he demonstrated the truth and reality of the kingdom of the Lord by healing every disease, bawat isa, and sickness among the people. Healing, therefore, is a sign of the kingdom of God. Number two, healing is a sacred ministry and was prophesied by Isaiah. That is in Isaiah chapter 53, verses 4 to 6. Makita natin na dun sa abang pinag-aaralan natin ito, ang sabi po dun sa Isaiah na yan, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we consider him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed.
and we all like sheep have gone astray. Each one of us has turned to his own way, and the Lord laid on him the iniquity of us all. The rest of the Bible makes it very, very clear that Jesus is the suffering Messiah who is prophesied in Isaiah chapter 53. And according to Isaiah chapter 53, Jesus came specifically to take away our sins, but by extension, He also takes away yung accompany ng sin, yung kasama ng sin. And the consequence of sin is sickness, sadness, suffering, and even death. So, malaki po ang mapupulot natin dito sa ating pinag-aaralan. So, pinakikita ni Isaiah dito at ni Matthew that Jesus took our infirmities and carried our diseases. He is not saying that Jesus healed people by taking their sickness on himself. Hindi naman nilagay niya sa kanyang sarili yung kanyang karamdaman, yung mga karamdaman natin. So, ang sinasabi po, baka si Jesus Christ ay nagkasakit, pero wala akong nabalita sa Biblia. Wala akong nakita man lang kahit isa sa Biblia. Nakita natin si Jesus Christ ay nagkasakit kailanman. Kahit siya ay nagkatawang tao, wala tayong nabalita noon. And a particular sickness is not necessarily the result ng ating nakasalanan. Ano? So, sinasabi natin na there is sickness in the world because there is sin in the world. Yan po ang totoo nun. So, ating pong pinag-differentiate yung healing. Healing is differentiated, yung pong sickness at saka sin and healing and forgiveness. Makikita po natin that sickness is in our world because there is sin in the world. Yun po ang ibig sabihin. But sickness and sin are two different things. And they are treated differently in the Bible. For example, there is no guilt attached from being sick. Wala hong, yung iba siguro nagpapagilty, oh, may ginawa ka sigurong sakit. Kaya, natatandaan nyo yung karamdaman ni Job? Sabi nung kanyang mga miserable comforters sa mga kaibigan, eh kaya ka siguro nagkasakit dahil may kasalanan ka siguro, kaya ganyan ka. Yun ang ibig sabihin. Pero hindi ho totoo. Now, hindi ho totoo na mayroong pagka ikaw ay may sakit, ibig sabihin nun may kasalanan ka. Hindi ho. Siguro simpleng mayroong virus. Ipagdidiinan mo sa kanya, siguro magsisi ka na dahil may ginawa kang kasalanan. Sige na, yung tao naman, ano ba yung pinaggagawa ko? Yun nga sinabi ni Job eh. Kaya nga ang sabi nung kanyang mga kaibigan, eh kaya ka nga nagkakasakit, kaya nga hindi ka gumagaling, kaya nagganyan nangyari sa buhay mo eh. Siguro ayaw mong aminin na ikay makasalanan. So there is absolutely difference between sickness and sin. And then yung healing at saka yung tinatawag nating forgiveness. Unfortunately, marami mga Bible teachers ngayon na sometimes they minimize the differences. Ano po yun? These teachers are usually part of what we call faith healing movement or prosperity theology. Now, I also believe that yung miraculous healing by faith, naniniwala po ako doon, but we will get to it kung talagang pagagalingan. By the way, mayroon pong ilang bagay sigurong dapat nating makita rito. Jesus bore our sickness, yung ating sicknesses. He carried our diseases, but at the same time, and in the same manner, He bore our sins. Yes, tayo po ay sinasabing free from our sicknesses, but we are not free. We can be, hindi kumutang kinagkasala, may sakit ka na kaagad, o di kaya ka may sakit, hindi ho totoo yun. That's not really true. You should be as quick as to cease, sabi po ni Gloria Copeland. Sabi niya ay ganito, you are just as free as from sickness and diseases as you are free from sin. So you should be, sabi niya, as quick to cease sickness and disease in your body as you are to cease from sin. Ang ibig sabihin niya, parang si Gloria Copeland, asawa po ito ni Kenneth Copeland, ay sinasabi niya, pag ikaw ay pag ikaw hindi nagkasala, hindi ka magkakasakit. That's not necessarily true. Huwag mong sabing ipagdidiinan mo yung mga may
may ano ngayon, mayroong mga COVID na, ah, kaya ka nagka-COVID dahil ikaw ay ganito. Ipagsisiksikan mo sa kanya, eh, wala nga siyang maalaalay. Kagaya nga ni Job. So, alam natin na ito po'y gawa ng Panginoon. Pinahintulutan ng Diyos na nangyari sa kanya. Kung lang alam nung kanyang mga kaibigan na yung mga messeries na naranasan itong si Job ay usapan ng Panginoon at saka ni Satanas, hindi sana nila aakusan. Ang problema, limitado ang tao at marami ding limitadong nangangaral ngayon na nililimitan nila na lahat ng karamdaman na niya ay ano, kaya kami sakit dahil mayroon kang kasalanan. That's not true. Hindi ho totoo 'yon. Yes, Jesus did not bear your sickness and he carried our diseases at the same time. Ang sinabi po ng Biblia, he carried our sins. Hindi ho ang kanyang sinabi ang dinala niya yung ating mga karamdaman, hindi ho ang dinala niya yung ating mga kasalanan. At yun ang kanyang binayaran doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, you are not as free as from sickness and disease as you are free from sin. The two are different. And let me summarize yung sinasabi nito. Una, Christ bore our sins on the cross, not our sicknesses. Makita natin po doon sa 1 Peter chapter 2, verse 24. He himself, bore our sins in his body on the tree so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Yun ang nakalagay sa 1 Peter chapter 2, verse 24. Hindi niya sinabing, he himself bore our sicknesses. Hindi ho ganun eh. Ang nakalagay, he bore our sins. So, here is a verse that speaks about the cross and it speaks about healing. But we need to be careful to see kung ano po yung sinasabi. Specifically, we say na ang ibig sabihin na si Jesus Christ bore our sins on the cross, not our sicknesses. Now, it is likely that Peter refers to spiritual healing is also intended here. Sa makatwid, the word na ginamit kasi ni Peter dito, yung means to carry up or to offer up as a sacrifice. Yun ang ibig sabihin nun. And Matthew uses a different word for bearing our sicknesses than ginamit ni Pedro. Rather, ang sinabi niya, we offer up as sacrifice. Si Matthew uses yung ginamit na he carry a heavy load or burden. It is a beautiful word in its context. Makatwid, ipinakikita rito that here, that's too heavy and let me carry it for you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa makatwid, dinadala ng mahirap pong dalhin ang kasalanan. Ang totoo, maraming hindi nakakatulog pag may mga kasalanan. Ang totoo, kahit anong daming beses mong uminom ka siguro, kahit na ng sleeping pills, marirecall mo pa rin yung kasalanan. Mabigat hong dalhin. Pero yun po ang dinala ni Jesus Christ, hindi ho yung sipon. Hindi ho niya dinala yon. Ang dinala niya, kasalanan. Anong mabigat po talaga doon, daladala at inilagay dito sa dala ng ating Panginoon ay yung ating mga kasalanan. Notice that Jesus fulfilled the prophecy about carrying our diseases during His life, not during His death on the cross. And according to Matthew, it was during the 3 years ministry of the Lord Jesus Christ that He fulfilled the prophecy by carrying the diseases. Ibig sabihin, habang siya pumunta sa mga lugar, ang Panginoong Kristo ay concerned sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Pangdalawa, Christian healing is a result or a benefit of atonement. Tandaan natin, ito'y resulta ng pagkatubos sa atin, hindi ho yung sa krus nangyari. Healing is a result or a benefit of atonement. According to Psalms 103, sinasabi po doon sa verse 2 and 3, Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits towards me, who forgives all our diseases, all your diseases, and heals your diseases. When it comes to healing and atonement, the question is that, yung dinidebate po, yung pinag-uusapan dito is that, yung bang atonement, yung bang healing, ay dala ba yun ng atonement? Some will say yes, but some will say no. The answer really depends on you, depende rin sa'yo,
If you mean that Jesus died for sickness in the same way that he died for sin, ang sasabihin natin ay no, because healing is not in the atonement. But if you simply mean that healing is a result or benefit of Jesus' death on the cross, then ang sasabihin natin ay yes, totoo yon. So ito ay resulta. Ano, ibig sabihin, this is an offshoot. Before we can answer the question about whether there is healing in atonement, we must first understand what was atonement. Ano pong atonement? Atonement has something to do with removing God's wrath against sin by Jesus' death on the cross. That is, removing what separates you and God. Yun po ang ibig sabihin ng atonement na nakukuha natin. So the Bible says that we separated from God because, or we were separated from God, ano yung kung bakit? Because of sin, not because of illness. Nakukuha natin. So, the atonement, by definition, really has to do with sin rather than illnesses or sickness. And for that reason, I am uncomfortable saying that healing is in the atonement or healing is a part of atonement. I'd like what yung sinabi po ni isang teologian na sabi po niya si Dr. Sam Storms, sabi niya, I think he strikes the right balance. Ang sabi niya ganito, perhaps it would be more accurate to say that there is healing through the atonement rather than in the atonement. So insofar as the atoning death of the Lord Jesus Christ, death was there, yung sinasabi, the basis for God's healing. In the same way, we avoid suggesting that because of Jesus' death, we are guaranteed healing in life. That is not true. Ang ibig bang sabihin, pagka ikaw ay mananampalataya na at you are atoned already, hindi ka na magkakasakit? So, hindi ho totoo yun. The reality is that many Christians do get sick. Nagkakasakit tayo and are not healed. If we are to treat healing and forgiveness this at the same time, then that would mean that many Christians are so sinful and they are not forgiven. And we know that that is not true. And so it is better to view healing as a result or a benefit of atonement rather than being a part of the atonement itself. Nakuha po natin. Kahulihan po na gusto kong bigyan ng argument ngayong umaga. Complete forgiveness is guaranteed now, but healing is guaranteed later. Okay, so tingnan natin. What does the Bible teach about the difference between sickness and sin? So, nakita natin, between healing and forgiveness, una, Jesus bore our sin on the cross, not sickness. Number two, healing is a result or benefits of an atonement. And finally, kahulihan, forgiveness is guaranteed now, and healing is guaranteed later. Forgiveness is guaranteed now. Yun ang sinasabi. Ang sabi pa ngon ng Panginoong Jesucristo, we must preach the repentance and forgiveness. So yun po ay guaranteed ng Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9 ay sinasabi niyang, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Hindi ho niya sinabing para tayo ay gumaling sa ating kasalanan. Hindi yun eh. God is faithful and just to forgive us our sins right now. Forgiveness is guaranteed now. Yun ang sinasabi ng Biblia. In fact, it says that yung opposite na yung sinasabi doon. The Bible tells that our bodies are subject to suffering and decay in this life. So, yun po yung sinasabi. That's why we are waiting for the resurrection. And Apostle Paul says doon sa chapter 8 of the book of Romans, we hope for what is already has. Ang sabi niya, if we hope for what we already do and what we do not have, we wait for it patiently. That is Romans chapter 8, verse 24 and 25. Paul didn't expect us to be healed and be delivered from body weaknesses. In fact, si Apostle Paul himself. Huwag mong sabihin hindi siya redeemed, hindi siya atoned. Pero ang sinabi niya doon sa chapter 12, verse 9, tatlong beses na siya nanalangin, na siya'y pagalingin. Ang sabi ng ang sagot ng Panginoon ay, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in your weaknesses. Nakita nyo? So anong sagot na ni Paul?
Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that the power of Christ rest in me. That is in chapter 12, verse 9 of the book of 2 Corinthians. The word both of Jesus and Apostle Paul ay pareho lang. Hindi nangangahulugan no, kung mo ikay ligtas, ligtas ka na rin sa mga anumang karamdaman. Ang tawag po natin ay false theology. At yun po yung prosperity gospel. Na pagka ikay nanampalataya raw, wala ka ng karamdaman, wala ka ng ganito. O ngayon, sanaroon sila. O magpipray sila yung mga prosperity gospel. Ngayong panahon, lumabas sila sa panahon ng pandemic. Kung hindi sila puntahan. And I believe, sinasabi ho sa Amerika, na isang pastor ang hindi naniniwala diyan sa COVID niya. Nagkaroon sila ng pananambahan, dole-diretso siya. Alam mo, siya mismo ang namatay at kasama ng mahigit na 100 mga miyembro niya. Mag-ingat din po tayo. Corrections. Meron po akong dalawang mabibigyan na dapat natin i-correct. Una sa lahat, yung sinasabi ng ibang, Jesus never heals. Yung pangalawa, Jesus always heals. Parihuhong mali yun. When it comes to divine healing today, there are two mistakes to avoid. Believing that Jesus Christ never heals. Hindi po totoo yun. The Bible makes it clear that Jesus still heals today. Ito po ay karanasan ko. And hindi ko na mabilang halos yung maraming pagkakataon na ginagamit din tayo ng Panginoon para gumaling yung mga tao. Pero hindi ho ako. Ang ating ginagamit ay gumaling ka in Jesus' name, in not my name. At hindi ho tanyag si Pastor Eloy doon. At maraming makapagpapatotoo na ganun po ang nangyayari. So sa makatwid, Jesus ay sinasabi ngayon na Jesus is carrying our diseases and His unlimited power to heal. It would be a pretty poor interpretation of the Bible pagka sinabi nating Jesus doesn't heal. Hindi ho totoo yun. Sa kabilang dako, gusto ko namang itama yung nagsasabing lahat ay pagagalingin. Basta you believe in Jesus' name. Eh kung sabihin si Pablo hindi naniniwala in Jesus' name. Pero hindi siya gumaling eh. Ah, hindi nyo ba nakikita iyon? So kung titingnan nyo ang Biblia, nagpapahiwatig na ang Panginoon pa rin po ang nasusunod. One of these days, we will get our resurrection bodies and we will never be, hindi na po tayo magkakasakit kailanman. We will get, lahat po tayo ay tiyak nagagaling. But it's mistake to believe that Jesus always heals today. And yung po mga nagsasabi, ngayon, pagalingin, punta sila ngayon. Magpupunta sila ngayon sa mga hospital at ang dami-dami ngayon ng mga may sakit. Pupunta sila doon. Subukin ko kung kaya nilang gawin iyon. Gusto kong sabihin sa inyo, hamon sa inyong nagsasabi, that Jesus always heals. Parang sinasabi mo na rin na pag si Jesus Christ ay nagpabangon ng patay, lahat ng patay ay ibabangon ng ating Panginoong Kristo. Mali rin ho yun eh. So ipinakikita sa Biblia, gusto ko lang sabihin at itama dito, while we believe in the power of Jesus Christ, pero meron din ho siyang kakayahan, meron siyang sovereignty para kung sino yung kanyang pagagalingin, ay kanyang pagagalingin. Hindi ho lahat. Kasi ang pagpapagaling is a grace. Hindi ho yan requirement para patunayan si Kristo ay Diyos. Magkukonclude po ako ngayong umaga. Having discussed these things, kung tayo may sakit at pinagaling tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. This is grace. Sa kabilang dako, ang pinakatamang healing talaga ng mananampalataya is when we die and we are in the presence of the Lord. There will be no more pain, no more sickness, no more tears. Pero meantime na narito tayo sa mundong ito, umasa tayo at mabuhay sa biyaya ng Panginoon. I'll close by giving you four very important points. Una, Christ cares also for our loved ones. Huwag niyong kalimutan yan. Kung ikaw man na hindi kayo magkasundo ng biyanan mo, ayos mo na. Mahal din ang Panginoon yung biyanan mo. Makipag-ayos ka na rin kung kinakailangan. Dahil ang Panginoon nagpakitang may malasakit sa ating biyanan. Pangalawa, complete healing of our loved ones is an opportunity for them to serve Jesus Christ too. Kagaya ng biyanan ni Pedro. Kung ating ilalapit sila sa Panginoon, sila'y magpagaling at sila rin ay maglilingkod sa Panginoon.
Napakaganda po nito. Pangtatlo, correct our theology. Yes, Christ heals, but not all. Mayroon po siyang kakayahan at mayroon din siyang pagnanais na i-correct ang ating kaisipan. Mamuhay tayo ng tama at yung theology natin ay ating i-correct. Kahulihan. Claim His power to heal, not only physically but also spiritually. At nawa i-enjoy natin ang ating pamumuhay bilang mananampalataya. Remember, kaya si Kristo pumunta rito at ipinakita yon. Christ heals our loved ones to show that ang Panginoong Hesus Kristo, ganito ang mamuhay sa Kingdom of God. Gusto ng Panginoon ang bawat mananampalataya ay merong kaligtasan at i-enjoy ang kanyang pagka-Diyos. Tayo po'y mananangin. Father, thank you so much for your word. Thank you for teaching us your truth. Help us to be challenged by it. At kaya kami habang nabubuhay ngayon, we can only say thank you because it is only by grace. Kaya kami nabubuhay. Nothing is to be proud of. Hindi po ito aming merit, ito'y galing lamang sa iyo, kaya pinasasalamatan ka namin. Extend your hands upon our brethren who are sick right now, Father. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling at inaasahan ko na ayon sa iyong kagandahang loob. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na makilala namin na Diyos ng healing. Bless mong iyong mga anak. In Jesus' name, Amen.